Doon nung awitin lang. Anong ano pamagat nun? Maganda yung message eh. Ganda yung message nung awitin. Nawa, marami pang matutong maghandog ng para sa Panginoon. No? Hindi dapat pinanghihinayangan yung panahon na makakapaghandog ka ng awitin sa Panginoon. Tayo nga eh, sa ating mga ano, napapaawit tayo nung tayo yung mga nasa sanlibutan pa. Kung ano-ano mga inaawit natin. Eh, bakit ngayon mananampalataya tayo? Bakit natin panghihinayangan i-handog yung ating boses sa Panginoon? Bago lahat, gusto po munang magpatotoo, mga patid. Sa biyaya ng Diyos, ako po ay magdadagdag na naman ng, dinagdagan na naman ako ng Panginoon ng isa na namang taon sa aking buhay. Sa Monday, I mean sa Monday, ako po ay magdiriwa na aking birthday. Salamat sa Panginoon. Bawat birthday, lalong nagiging tumatayog yung ating paglipad sa alapagay ng isang agila. Sa biyaya ng Panginoon, napakamabuti niya throughout these years. Patuloy tayong nagpapakatatag sa paglilipod sa Panginoon. At salamat sa Diyos sa mga nagdaang panahon. Hindi masusukat ang biyaya ng Diyos sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking pamilya sa Pilipinas. At sa inyo lahat mga kapatid, salamat ako sa Diyos at nakilala ko kayo, nakilala ko ang Panginoon. Nakilala ko ang iglesyang ito, yun ay isang napakalaking pagpapala sa akin ng Panginoon. At maaaring nagtataka kayo, ako na naman yung nandito. Actually, my schedule ko is 1 month from now pa. December 29, if I'm not mistaken, December 29. Pero lubi ng Diyos, nasa Pilipinas kami at sa panahon na yon. I may be used again by God to preach iba namang venue. Sa araw, sa panahon din na yon, last week of December. Pero dito, in advance ko na po para, inuna ko na muna yung obligasyon ko sa Panginoon because 2 weeks from now, lalis kami. In 2 weeks na ito, ay maaaring maging busy kami. So, salamat God sa pagpapaunlak ng pakikipagpalit. It's always a blessing to be used by God. It's always a joy to be used by God sa kanyang paghahayag ng kanyang mga salita. At ayun nga yung sinasabi ko kanina, kapatid, huwag nating panghinayangan yung servisyo natin sa Panginoon. Wala pa yun sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Yung kaya nating ibigay, walang-wala pa yun. Wala sa kalit-litan, walang 1% yung kaya nating ibigay, ibalik sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan niya sa ating mga buhay, mga kapatid. So, hindi pagtatagal, let's all rise up, our sisters. Awitin po na natin yung mga kapatid, yung aking paboritong awitin tuwing nag-bridge. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a minsan pa mga kapatid, Lord prepare me. Lord prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a sanctuary for you. Let's bow down in prayer. O Lord God, we humbly submit to your own will, Panginoon Diyos. Lord, prepare us to be a sanctuary. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kagaya nakikita namin ng mga sarili. Pamisa-misa kami po ay nadadapa, kami po ay nadudungisan. Subalit sa banal mong biyaya, sabi nga sa Biblia, isang salita mo lamang, gagaling na ako, Panginoong Diyos. Gagaling na kami, Panginoong Diyos. Anumang burdens na meron na kami mga puso, we completely submit them to you today, Panginoong Diyos. We leave them behind, Panginoong Diyos. Ikaw ang mga siwa sa gawain nito. Ikaw ang mga siwa sa puso't isipan ng mga kapatiran. Ikaw ang mga siwa sa puso't isip ng lingkod na ito, Lord God. He is not worthy, Panginoong Diyos, to stand in your presence, Panginoong Diyos. But in your will, Panginoong Diyos, everything is well, Panginoong Diyos. O Lord God, salamat sa mga kapatid ko na ito na masugid na umaattend, dumadalo.
at nag-google ng kanilang mga panahon para sa paglilingkod sa iyo. Nawa ang bawat isa ay dumating na payak at lalabas silang punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagmabiyaya mula sa iyo, Ama. O Lord God, fill our hearts with joy, Panginoon Diyos. Fill our soul with gladness, Panginoon Diyos. O Lord God, we thank you for this day, important for this day. May your words shine upon our lives, Panginoon Diyos. In this world of darkness, may your light shine upon us, and this world will witness how you are manifested in our lives, Panginoon Diyos. O Lord God, we praise you and glorify you. Ito po sa talalangin namin. Sa matamis na pangalan ni Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Let's turn our holy books, Holy Bible. Unahin natin dalawang bahagi ng scriptures, parehas New Testament, parehas nasa Gospels, Luke 2. Simulan natin sa 10. And the angel said unto them, 2:10. Luke 2:10. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Punta tayo mga kapatid sa Matthew 2. Seven tayo magsimula. Then Herod, Matthew 2:7. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child, and we have found him. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary's mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God into a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Let's all be seated, brothers and sisters. Napapanahon itong ating message. Pasko na naman, sabi ng sanlibutan. Okay, tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kailan lang? Sa pamagat ng ating mensahe, pamagat, inspired ito ng message ng prophet of the same title. Of the same title, pamagat ay God's Wrap Gift. Ang nababalot na regalo sa atin ng Diyos. Di ba kayo na-excite? Buksan yung regalo. Di ba pag binibigyan tayo ng regalo, tuwa-tuwa tayo, no? No, Brother Elijah? Pag binibigyan tayo ng regalo, talagang nanginginig ka ba? Gusto mong tanggalin yung balot at talagang gusto mong makita yung regalo sa'yo. Sad to say, iba bakit ganun ang reaksyon ng tao? Yung Diyos nagbigyan ng regalo pero walang excited magbukas. Ilan lang ang nagkaroon ng kagalakan na siya sa atin kung ano yung regalo? Amen. Ilan lang yung nagkaroon ng talagang mainam na conviction na talagang tingnan, silipin kung anong regalong ito na binigay sa atin ng Diyos. Praise God, praise God. At pasto na mga patid, sabi ko nga, kahit uli ng araw. Bakit ba tayo mga Kristiyano hindi dapat magdiwang ng Pasko? Jesus was not unang dahilan. Jesus was not born on December 25. He was not born any day in December. He was not born in winter. Isang patunayan yung mababasa natin sa Luke. Sabi diyan, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock
by night. Itong eksenang ito hindi magiging posible kung ito ay ginaganap sa winter. Okay? Walang shepherd na maglalabas ng kanilang tupa sa labas sa kadiliman ng gabi on a winter night. Alright? So, Jesus could not have been born on December 25. Ano pa isang patunay natin? Kung titingin tayo sa Matthew, basahin natin to. And it came to pass, tingnan natin yung surrounding circumstances sa kapanganakan ng ating Panginoon. Sabi, and it came to pass in those days that there were went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. So nagkaroon ng utos ngayon si Augustus Caesar na itatax niya lahat ng tao. Talaga namang parang pagkakakitaan. Kailangan itatax niya lahat ng tao. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. So kanya-kanya luwas. Yun ang dahilan kung bakit napadpad ng Bethlehem sila Joseph. Tingnan niyo mga kapatid yung mga sirkumstansya. And Joseph went up from Galilee out of the city of Nazareth. So taga-taga Nazareth si Joseph. Pero dahil dito sa pangyayaring ito na kailangan nilang magbayad ng tax, lumuwas sila ng Bethlehem. Maraming bagay ang hindi plinano ng mag-asawang ito, pero naganap. Tingnan natin, susunod natin. Which is called Bethlehem because he was of house of lineage of David. To be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. So buntis na si Mary sa mga pagkakataon na ito at talagang anytime due na siya. And so it was that while they were there, habang nandun sila, so ibig sabihin hindi nila planado ito. Yung kapanganakan ni Joseph, ni Jesus Christ, ay hindi sinadya nilang mag-asawa na mangyari sa Bethlehem, pero may purpose sa Diyos, kailangan maganap ang kasulatan. Sa Bethlehem, ipapanganap ang manunubos. Right. Sabi, the days were accomplished that she should be delivered. Hindi pwedeng mangyari itong eksenang ito on a winter. Ikaw ang Cesar. Iuutos mo ba itong utos na ito on a December winter? E di walang nagbayad ng tax sa'yo. Yung mga tao, nasa loob lang kanilang bayo, may excuse kila para hindi pumunta. Kung ikaw yung kahit businessman ka, you will do something na ganitong nature on something na accessible ka sa mga tao. Gagawin mo to on summer. Hindi mo to gagawin sa December. Nung nasa college ako, may nakita akong painting. Ang title ng painting, sikat na painting ito, ang pump title ay Census at Bethlehem. Pakita nga, Brad. Hindi ko na i-picture. Census at Bethlehem. Yun ang pangalan ng painting. Makikita nyo yung kaunawaan na mali. Si Brugel yata nag-paint nito. Si Census at Bethlehem. Mali. Census. Spelling mo. Sige ba, images na lang ba? Pwede na. Ito, click mo to. Yung nag-portray ng painting na yan, he was thinking na nangyari ang lahat ng ito sa winter, which is something not possible. You are not feasible. Not possible. So yan ang pinaint niya, yan ang census at Bethlehem, it's snowy. Pero hindi nangyari yan on a snow or on winter time. So lahat ng ito ay maling mga kaisipan patungkol sa panganakan ng ating Panginoon. So Jesus Christ could not have been born, balik tayo mga Brad sa PowerPoint, Jesus could not have been born on December 25. Okay? So number one reason kung bakit hindi tayo dapat magdiwang. And in fact, he was not even born any close. Not even December 1, November. Because it is something na malamig, hindi po pwede ang ating Panginoon sa Kristo. Ikalawang dahilan, it has pagan origins. Ano yung simula ng... Sabi-sabi, ito yung madalas kinukot ni Brother Branham yung work ni Alexander Hislop, The Two Babylon. Sabi dyan, indeed, it is admitted by the most learned and candid writers of all parties that the day of our Lord's birth cannot be determined, and that within the church, no such festival as Christmas was ever heard of till the 3rd century, and not till the 4th century was far advanced did it gain more observance. So, yung mga unang Kristiyano hindi nagdiwang ng Pasko. Invention na lang ng tao yan. How then did this Romish church fix on December the 25th as Christmas Day? Long before the 4th century, as long before the Christian era itself, a festival was celebrated among the heathen at that precise time of the year in honor of the birth of the son of Babylonian Queen of Heaven
And it may fairly be presumed that in order to conciliate the heavens and to swell the number of nominal adherents of Christianity, the same festival was adopted. Alam niyo mga kapatid, yung Roman government, inadapt nila yung celebration na ito sa pagan god para kunin yung loob ng mga pagano papasok sa Kristyanismo. So it was their way of attracting more people. Attracting more people, inadapt nila yung festival. So ang origin ng kasko is not really Christianity but paganism. Giving it only the name of Christ. This tendency of the part of Christians to meet paganism halfway was very early developed. So yan, according sa history na yan. Kaya itong history, hindi siya magsisinungaling siya patungkol sa kasaysayan ng Pasko. Sabi ni Brother Branham sa kanyang message, when Christianity was brought into Romanism, so Christianity Romanism nagsama, napag-aralan natin ito sa 7 Church Ages, and mixed at Nicaea, then they had the sun god Jupiter, the sun god of Rome. His birthday was on about the 25th of December. Because the Roman circus started on the 21st and lasted until the 25th, which is the celebration of the sun god's birthday, blending Romanism to Christianity, mga kapatid. Ano yung kapatid, nung dati, mga kapatid, meron ako nabasa about Ito daw festival na to last for 1 week. Sinasabi ni Brother Aaron, December 7, 21 to 25. Pero yung celebration starts at December 17 to 25. 1 week celebration ito in honor of the si Saturnalia. Actually, iba-iba ng pangalan bawat kultura. Iba-iba sila ng tawag sa sun god. Pero whoever his name is, sun god siya. Siya yung anak, a sun Diyos ng araw, sun god. Okay. Bakit sa araw na ito? Bakit sa panahon na ito? Alam niyo mga kapatid, konting astronomy tayo. Yung Earth umiikot sa araw. Umiikot niya sa axis niya. Meron tinatawag na summer solstice. Kung alam niyo itong term na ito. Tsaka winter solstice. Anong kaiba ng dalawa? Yung summer solstice, ito yung point sa isang taon na kung saan pinakamahaba yung araw. Ideally, sa northern hemisphere, di ba ito yung Earth, nakatilt tayong ganyan. Dito sa northern hemisphere, nangyayari ito sometime in June 21. Minsan na-offset ng isang araw, before and after, 20 or 22. Ang winter solstice nangyayari, December 21. Kaya yung sinasabi na ba December 21 dyan. Winter solstice. Ang winter solstice, ito yung punto sa isang taon na pinakamaiksi ang araw. So, mahaba ang gabi. So, ngayon, yung mga pagano, para i-please nila yung sun god, kasi iniisip nila, dahil maiksi yung araw, iniisip nila na di-displease nila yung Panginoon nilang sun god, na pinalulungkot nila. Kailangan nilang pasayahin yung kanilang sun god. Ngayon, babasahin ko yung ilang points sa history, ilang how did Christmas come to be celebrated on December 25th? Roman pagans first introduced the holiday of Saturnalia, a week-long period of lawlessness. Lawlessness. Walang batas. Sarado lahat ng Roman courts. Pwede mong gawin ang gusto mong naisin. Kung gusto mong manira ng property, go ahead. Libre kang gawin yan. Kung gusto mong mambugbog ng kagalit mo, pwede mong gawin yon. Walang sisita sa'yo. Sarado lahat ng Roman courts. Ngayon nasabi, the festival began when the Roman authorities chose an enemy of the Roman people to represent. Ang ginagawa nila, pipili yung Roman ng isang tao na pwede nilang pagdiskitahan. Kung kaaway ka ng gobyerno, pwede kang pagsamantalan ng gobyerno sa araw na to. Kasi lawlessness nga eh. Ngayon, gagawin nila ang lahat sa'yo. Kabilang ang physical torture. Roman authorities believed they were destroying the force of darkness by brutally murdering this innocent man or woman. So gusto nilang ma-please kasi nga, ang iksi-iksi ng araw eh. So iniisip nila na nalulungkot yung kanilang Diyos ng araw, kaya umiiksi. So para ma-please yung Diyos, kailangan nilang maghandog ng isang tao. And lawlessness ito, walang batas. So mga panahon na ito, and dito mga kapatid nag-originate yung tinatawag natin ngayon na Christmas. So there's nothing Christian about this Christmas.
Noong po dumating ang panahon ng 3rd century, 4th century, kinuha ito para i-attract ng maraming tao ng Roman government, para may attract ang mga tao, pinagsamba, sinagsama nila ang paganism tsaka Christianity. So, naano nyo mga kapatid, kung bakit we should not be celebrating Christmas? Ano pa ang pangatlong reason? There is no instruction to observe a Christmas holiday in celebration of Christ's birth. Walang utos. Pero merong utos na, and when he had given thanks, he break it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ito ang utos sa atin. Alalahanin natin ang kanyang kamatayan. After the same manner also he took this cup, and when he had supped, say, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft ye drink in it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. So pag ginagawa pala natin yung breaking of the bread, yung communion, yung washing of the foot, we are remembering his death. So yun ang may utos sa atin, na alalahanin ang kanyang kamatayan. So walang utos na alalahanin ang kanyang kapanganakan. Next, ano pa? O sige, bago bigyan yung iba, may naisip pa ba kayong dahilan para huwag natin i-celebrate ng Pasko? Doesn't have to be so deep, ah. Wala pong Christmas sa buhay. Amen? Isa yun? Walang utos na i-celebrate ng Christmas? Ito, makaka-relate kayo lahat. Christmas is highly commercialized. Para bang required kang mamili ng mag-shopping, ano? Para bang may utos na hindi pa pwedeng hindi mag-shopping pagka Pasko? Kaya naman sinasamantala ng mga business centers, shopping malls, sale dito, sale doon, regalo dito, regalo doon. It's all about material things. At kapag Noche Buena, presado ka maganda, ayaw mo't sa gusto, mahirap ka man o mayaman, kailangan maganda ka. At hindi lang presado yung maganda, presado din kumain. Kahit naka-diet ka, hindi pwedeng diet pag Pasko. Mapipilitan ka kumain. It's all about materialism, it's all about commercialism, it's all about our tummies. Parang ba suddenly, kahit naka-diet ka, persado kumain. Parang may nakatutok na baril sa ulo mo na kailangan kumain ka. Kailangan magpakabusog ka ng gusto. It's highly commercialized. Wala si Yesu Cristo sa Pasko. It's all about excessive eating, excessive spending. Saan sa Biblia na sasamahan mo yung anak mo para maghingi ng aginaldo sa ninong niya? It's all about materialism. Saan sa Biblia? Naalala ko nung kabataan ko, nagpipit-pit kami ng tansan, tapos binubutas namin, tapos binala niya sa alambre, tapos gagawin mo pangaroling. Saray bahay, kami bati. Di ba? Saan sa Biblia yun? Merry Christmas, amal, walati. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Saan sa Biblia yun? Di ba? Maglilibot-libot ka para mamangaroling. Saan sa Biblia yun? Asan si Kristo dun? Amen. Jingle bell, all the way. Diba? Yun yung mga klase ng kultura na kinagis na natin. Pero lahat ng ito mali. That's right. Amen. Lahat ng ito pagano. Amen. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Anong kinalaman ng pulang ilong ng reindeer na ito sa kapanganakan ng Panginoon? Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng mga kanta na ito, mayroong mga magandang kantang Christmas. Oh, come let us adore. That's what Christmas is all about. Let's come to adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. In Christ the Lord. That's what Christmas is all about. Let's all come to Him. May invitasyon na lika. Invitasyon papunta sa Panginoong Jesucristo. Yun ang gawin natin. Instead of indulging ourselves sa komersyalismo na ito, why not? Pumunta tayo sa kwarto natin, ipagpasalamat natin na isinilang ang Panginoong Jesucristo. O walang utos sa atin na ipagdiwang yung kanyang kapanganakan. Pero tandaan nyo, hindi rin naman mamamatay si Jesucristo sa krus kung hindi muna siya ipinanganak. So one thing or another, importante din ang kapanganakan niya. Okay? So, Christmas is about commercialism. Sinasamantala, nalala ko mga kapatid, nung
Kasi lumaki ako sa bakery, mga kapatid. Pag Pasko, ako, ang dami namin benta. Kasi ang mga tao, biglang gustong magtinapay. Gusto, kung gumagawa kami ng napakadaming tasty bread pag Pasko dahil mabentang mabenta. At kumikita din yung bakery namin sa mga palitsyon. Yung mga tao, gumagaspar ng palitsyon, yung mga hulo. So, nagkakitaan namin yun nung araw. Highly commercialized. Dati 150 lang. Nakakita nyo? Ngayon 700. Nakakita nyo ngayon yung what Christmas is all about? Ikalima. Jesus is not anywhere found in Christmas. Supposedly, birthday dapat ni Jesus Christ yan eh. Pero sa lahat ng birthday, ito yung birthday na nakalimutan yung celebrant. Wala nga. Marami-rami na ako natindan na Christmas party. Pero parang wala akong maalala na Christmas party na in-honor yung celebrant. Supposedly, dahil sabi nila birthday ni Jesus Christ. Pero asan yung celebrant? Parang equivalent dyan sa umatend ka ng birthday party, pagpasok mo ng bahay o ng hotel o kung saan man siya nag-celebrate, pagpasok mo, in-ignore mo yung host, dire-diretso ka sa kainan. Parang ganyan yan. You are ignoring the celebrant. So, assuming birthday nga niya to, you are ignoring. Mas sikat pa itong mga personalities na to eh. Santa Claus? Santa Claus is coming. Sanit na i-celebrate mo yung pagpalito ng Panginoon sa Kristo. Yung Santa Claus namin ito taon ang pinag-celebrate natin. You better watch out. You better not pout. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Tingnan yung lyrics ng kanta na yun ha. He knows when you're sleeping. He knows when you're awake. Suddenly naging omniscient yung si Santa Claus. Alam niya lahat. Alam niya kung natutulog ka. Alam niya kung gising ka. That's wrong. Yung Diyos lang ang omniscient. Ang all-knowing. Amen. Tapos suddenly nagiging omnipresent siya. Aba, pwede siya magbigay ng regalo sa Amerika. Pwede rin sa Asia. Omnipresent din. Nagiging all-powerful din kasi lahat ng hilingin mo. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. So, pag mabuti ka pa ng tao, bibigyan ka niya ng regalo. See? Si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, mas sikat pa sa mga kabataan. Yung Christmas tree, mas sikat pa. So, yan ang mga katwiran kung bakit Christmas is pagan. Pero kakambyo ako ng konti. Kakambyo ako ng konti. Tanungin natin, if it's not to be celebrated, then why did our prophet greeted everyone Merry Christmas in his sermons? Kakambyo ako ng konti. I don't want to be a legalist here, mga kapatid. Kaya ipapakita ko yung other side. Amen. Sabi ni Brother Branham sa kanyang message, we want to say we appreciate you so much and we want to wish you a Merry Christmas and the best of the New Year. This is our prophet speaking. Manahimik tayo, no? This is our prophet speaking. Sabi pa ng propeta, evening friends, I just got in a while ago and I thought I could come down and wish you all Merry Christmas. Pagano pala to? Bakit bumabati siya ng Christmas? If it's not to be celebrated, then why did our prophet gave and receive gifts during Christmas? Nanahimik tayo lahat, ha? God bless each one of you. I want to say again for the nice Christmas presents that each one gave me. Sabi niya, the church gave me a new suit. Oh, how I appreciate it. And I got two new suits for Christmas. Binigyan siya ng ano, suits. Wow, maganda yung Christmas gift sa kanya, no? December 31, titingnan yung date. Kanina, siya yung niregaluhan. E tingnan ito, susunod na quotation ko. Siya naman ngayon ang nagbigay. But I think the church has got a little present here for the little kiddies. After a while, I was just looking for it over back there. Or you want to say after Sunday school, you just hold on? Pagtapos ng Sunday school, dyan lang kayo? Cause I think they got some presents back there for the little fellows. I give out this morning. Bibigyan ko yung mga little children ng gifts. Sabi ni Brother Branham, December 23, 1962. Again, if it's not to be celebrated, then why did our prophet preach Christmas messages during Christmas season? Bakit para bang nakikiayon siya? Why it had to be shepherds? God's gift always find their places. Why little Bethlehem? We have seen his star in the east and followed it.
and this title, God's Wrath Gift. Lahat ng ito furnished niya on Christmas holidays. At kung babasahin nyo, ano nyo kapatid, instead of attending Christmas parties, instead of being indulging ourselves in Christmas, bakit hindi natin basahin itong mga messages na ito? Unang Diyos, for the purpose of these messages, nagkaroon ng kagalakan, basahin niya limang yan, yun this past month. And napakaganda mga kapatid. Hindi ko ma-express yung kagalakan kung binabasa ko lahat ng yan. I will be preaching only yung panglima, God's Wrath Gift. Pero napakaganda. Encourage ko kayo, basahin niyo yung mga messages na yan. Hindi ko ma-overemphasize, pero talagang dapat magandang basahin natin in this Christmas holidays. Makita ninyo kung ano yung point ng pas ng kung bakit ginagawa ni Brother Branham lahat ng ito. Bakit siya nagbigay ng regalo? Bakit siya tumanggap ng regalo? Bakit siya bumate? Bakit siya nagpipreach on Christmas holidays? Bakit nga kaya? Pag-ano pala ito? Bakit pinagagawa ng propeta natin yung mga bagay na yan? The key point here is, this is a perfect time to speak about Jesus. Okay, Christmas should be celebrated every day. Tama? Pero it's nice to grab this opportunity to speak about Christmas, about Jesus Christ coming, about His birth, about His goodness, about His holiness, about His righteousness. Parami kang pwedeng pag-usapan sa panahon na to. Ito yung panahon na mga tao. Ang ganda ng mood. Marami makikinig. Kahit kriminal yan, alam niyo ba sa Mandaluyong nung araw, meron ng kaming kapitbahay na kilalang adik sa barangay. Sikat siyang adik. Kilala siya ng lahat na adik. Actually, mag-asawa sila. Adik saka manginginom. Itong dalawang ito. Ngayon, lahat kami mga bata pa kami, takot na takot kami sa kanila. Pag lumalabas sila ng bahay, takbuhan kami pala papasok ng bahay. Kasi may ganun silang reputasyon sa barangay namin. Hindi mo sila malalapitan. At talagang may reputasyon sila, lalo na yung lalaki, kapag nalalasing siya, nanggugulo siya sa labas. Pero pagdating ng December 24, December 25, nagsisipi bigla yung ugali niya. Magluluto ng napakadami sa bahay yun. Wala naman siya bisita. Then wala nga may gusto sa kanila eh. Ang gagawin nun, mag-iimbitayin sa amin mga ngatok, punta kayo sa bahay namin, marami kaming handa. So, 364 days in a year, ganun ang ugali niya. Yung one day lang na yun, nag-iiba yung ugali niya. Nagiging hospitable siya bigla. Nag-aalok niya kami sa bahay. Pero siyempre, dahil ganun ang reputasyon nila, hindi kami pupunta. Ngayon, dahil hindi walang pumupunta, lahat ng kapitbahay na alok nila, dahil hindi kami pumupunta, ang gagawin nila, alam niyo mga patid, ipagbabalot nila yung kaming mga kapitbahay, ipagbabalot. Uso na nun yung Sharon sa panahon pa lang, nung samantala yung Sharon, uso na pala yun. Yung pagbabalot niya kami, at ipamamahagi niya sa bahay-bahay. Kung hindi ka naman pumunta, at least makakatikim ka nung inanda niya. Tapos pagtungto ng December 25, nabimigay ng 20-20 sa mga yun, mga bata yun. Magpapakaroling yun. You know what I'm saying? Ang tao in general is in good mood sa Pasko. And what better way to share, to preach Jesus Christ than this time? Kaya hindi kayo magtataka, propeta natin, sinamantala yung pagkakataon. Sinamantala niya yung pagkakataon na magsalita because this is the right time. Kung may panahon na ang tao willing makinig, willing to lend an ear about salvation, about Jesus Christ, about His birth, ito na yun. Amen. Why not grab? Kung magiging legalista tayo, ano mangyayari? That's right. No, tama. Alam mo, kapatid? Lingin sa inyo kalaman, mga kapatid, nung ako'y bago rito sa Qatar, first year at second year college, dalawang taon, may tinirhan akong bahay, isang pamilya, pamilya na pinapaupa nila yung isang kwarto. Hindi siya partition, talagang kwarto. Apat na kwarto yung flat nila. Pamilya sila, dalawang mag-asawa at saka tatlong anak. So yung tatlong kwarto sa kanila, yung isang kwarto pinapaupa lang nila. At hindi sila nag-overprice, talagang for the sake lang na makatulong lang sa bayarin. So kami dalawang magkaibigan, umupa kami dun sa kwarto niya. Sa kwarto nila, na isa, at mababa lang ang singil nila sa amin. Alam niyo, yung kaibigan ko na yon, nakasama ko sa kwarto, madalang siya umuwi. So practically, parang ako lang ang outsider dun sa bahay na yon. Pamilya sila, tapos ako mag-isa. Pero sa kabila na yun, tinuring nila akong parang tunay na hindi ako iba sa kanila. Kaya nung tumanggap ako noong 2008, at na-realize ko yung pagano nga yung Christmas.
Sa salublob ko ba? Teka, Pasko to. Pasko, kailangan patunayan ko na hindi ako nag-celebrate ng Pasko. Itutulog ko yung Pasko. So, December 24, maaga ako natulog. Actually, wala naman akong pananadya na tulugan ko sila. Pero sa puso ko lang yun na, actually, hindi ko na sila naisip. Ang naisip ko, Pasko lang ito. Don't need to celebrate this. Patutunayan ko una sa Panginoon na nagbago ko. Ganun ang stand ko. So, nangyari, nakatulog ako at kinakatok pa lang nila ako buong magdamag. Ah, hindi buong magdamag. Hanggang alas 12, kinakatok nila ako dahil netsubena nila eh. So ako naman, tinulugan ko lang, hindi ko naman narinig din yung pagkatok nila. So nung kinubada, nag-aalala sila sa akin, bakit daw ako nagkulong sa kwarto at hindi ko doon sila nilabas. Wala sa loob ko yun, mga kapatid, hindi ko sinadya yun. Pero yun yung idea ko na i-celebrate, ipakita na hindi ako nagdiriwang ng Pasko. Ngayon na lumilingon ako pabalik, tinatawanan ko yung pagkakataon na yun. I could have been that light na nakita nila during Christmas. Ako sana yung pwedeng magbukas ng topic na yun, pero itinago ko yung sarili ko. Sino daw ang merong ilaw, sabi ng Panginoong Sinus, itatago niya yung liwanag niya sa ilalim ng higaan. Tayo ang liwanag ng sanlibutan na ito. Our prophet did the exact same thing. This is the perfect time to speak about Jesus. To show His love for all of us. Ano naman, Ted? Si Jesus Cristo, ano yung kanyang unang miracle? Wine. It involves wine. Kung isipin nyo, baka pwedeng gamitin ng mga manlalasing yun. Parang mali yata yung first miracle ni Jesus Christ. Why did it has to involve wine? Aba, yung mga manlalasing siguro sa panahon na yun, tontuwa. Ba, unlimited. Bottomless ang inumin. Pero you know what I'm driving? Jesus Christ took the opportunity para ipakita yung kadakilaan ng Diyos. Even in a situation na hindi dapat ipakita, na supposedly madilim, pero pinakita niya. And this is exactly where we are now. Imagine niyo, magiging legalista tayo. Ay, hindi ako atin ng Christmas party niyo. Pagano yan? Imagine niyo yun. Pakasalit na magliwanag ng Panginoong Jesucristo, makita nila ang liwanag ng Panginoong Jesucristo, hindi na nila makikita because natisod na sila sa atin. Mga kapatid, there is, people are celebrating Christmas in a false manner. Pero let me tell this, there is a real Christmas. People may be thinking wrongly about the celebration, pero ito yung perfect time para lapitan sila. Kung may pagkakataon ka, sabihin mo sa kanila, eh yung jingle bells, hindi naman kasi sa Diyos yun eh. Isipin mo, magkakaroon ka ba ng ganong access kung right from the start, tinaga mo na sila ng salita ng Diyos. Winasiwas mo na agad ang espada ng katotohanan. Tingin mo ba makakalapit ka pa sa kanila para ma-share yung salita ng Diyos? At yun ang ginagawa ng propeta, hindi siya naging legalista para i-cut off ang tao na walang Pasko. Instead, he took it the other way. Pasko ito, mali ito, pero ito yung liwanag na dala ng Panginoong Jesucristo during this season. Ito yung kanyang iniliwanag. At bahagi ito ng restoration ministry. May maling Christmas, our prophet is conveying na may totoong Christmas. I believe that this is the right view. Ganito dapat natin tingnan ng Pasko. Maybe pag binati ka ng, "Oy, Merry Christmas," maybe that's your time para maipahayag sa kanila kung ano talaga yung Pasko. Maybe. Let us bring back people towards the real meaning of the season again. Hindi December pinanganak ang Panginoong Jesucristo, pero ano pa ba magagawa natin nandiyan na yan eh? Pinagdiriwang na ng tao yung Pasko. And it's up to us now kung paano tayo acto sa season na to. Ano, ipagtutumba ba natin yung Christmas tree nila? Pagano to ngayon? Tumba mo. Imagine if we take an aggressive stance, you become offensive in sharing the truth. Tingnan nyo mga kapatid kung ano sinabi ng propeta. You always light shines its best in the darkness. Kadiliman ito mga kapatid. Ang ilaw daw nagliliwanag kapag madilim. The fourth lighting in the black cloudy skies at night shows there can be light in darkness. And when the light is shining, you don't see. If the sun is shining, you don't need the lights too much. But darker, the smaller the light, greater it will shine in the darkness.
Susunod na yun. Darker, the better. The darker, the better. Madaling sa sanlibutan. You can be that blessing na hinaharap ng mundong ito. It's more than less that. We Christians ought to be testifying to the glory of God, giving His Son to us. Ito yung pagkakataon natin i-testify, yung kadakilaan ng Diyos. This Christmas ought to be an outstanding thing. Nakita niyo yun, sabi ng Peta? Itong Pasko doon ito ought to be an outstanding thing. Hindi dapat ito something na mabigat sa loob natin. Okay. We Christians ought, no matter how much it looks, it will make it shine that much better. The whole world gets tinsel. Tinsel meaning glitter, glamorous. We got Christ, and that's what we ought to be letting shine in this dark hour that we're now living in. Nasa atin si Kristo. Hayaan niyong magliwanag yan sa madilim na mundo na ito. Oo, may maling Pasko. Pero huwag niyong itulot na mabaliwala ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. This is the right time. Hindi, again, pagano ang Pasko at hindi ako naging, unang Diyos, hindi ako naging encourage na mag-celebrate tayo ng Pasko. Pero given na yung isang libutan na nag-celebrate ng Christmas, then we ought to act better. Kailangan magliwanag tayo sa madilim na sanlibutan na ito. And that's what I will try to do today. We'll preach the real meaning of Christmas, of this celebration. We'll correct the wrong thoughts about what we have in this season. Sabi na, isang gustong emphasis mga kapatid, we should never celebrate Christmas. Christmas is a day of worship, not a celebration. Sabi ni Brother Branham yan. Sabi niya, let me make this clear. I do not believe that Jesus would care what day you worship His birthday on. If it's the 25th, 26th, or whether it's May or June, July, whenever it might be. Just so you worship Him on any day. Amen. Ama, you worship Him on any day. Doesn't matter what day, you worship Him any day. Sabi niya, but here is what it is. They have taken the sacredness from Christmas to make it not Christmas but a worship, about a celebration. See? You hear people say, we're going to celebrate Christmas. That's wrong. Sabi niya, we should never celebrate Christmas. Christmas is a day of worship, not celebration. We celebrate Lincoln's birthday. We celebrate Washington's birthday. It was down in the deep south. We should celebrate Lee's birthday or Jackson. Their birthday is a celebration. But the birthday of Christ, I believe, should be a day of consecration, worship. Instead of tonight, sa halip na yung nangyayari sa Pasko, it should be a day of consecration and worship. People at church on their knees, praying God, thanking God for the real Christmas gift. Yung dapat ang ginagawa natin. There is a real Christmas gift. Pasalamat natin sa Diyos. Sa halip na makipagkaisa ka sa mga celebrations, mga pagan celebrations, you can go to your room and pray to God and thank Him for the Christmas gift He has given us. Yung God's wrapped gift na yon. Pagpasalamat mo sa Panginoon. Pagpasalamat natin. It doesn't matter what day you do this. Kung i-celebrate mo yung Christmas on May, yung kanyang kapanganakan on May, God won't take it negatively. As long as you worship Him every day of your life, pasalamatan mo siya sa biyayang handog niya, mga regalong tinanggap niya sa atin. Papakita ko ng picture mga kapatid ha. Pupunta na tayo sa ating topic. Actually, yun yung introduction. Christmas, why we should not celebrate Christmas. Bakit ang propeta natin preach sermons related to Christmas. We are trying to balance here. Kasi sabi ko kasi hindi tayo mga legalista eh. We are trying to balance things here. Yes, I do believe na hindi dapat siya celebrate. But on the other hand, we can be that light that will shine in the darkness sa season na ito. Diba mga kapatid? Amen. Ang sabi nung katakan na, O come, let us adore Him. Pwedeng tayo ang maghatak sa kanila papunta sa pag-adore, pag-worship sa Panginoong Jesucristo. Kailangan ko ng participation ng little brothers. Anong nakikita mo sa picture, little brothers? Sige ba? Pagka nanganak ko ni Jesus po. Okay. Sige ba? Anong, pero describe nyo kung ano nakikita mo sa picture. Pagpunta ng three wise men sa tinanganakan. Okay, three wise men itong nasa kaliwa, no? Sino mag-describe yung nasa kanan? Brother Nunoy. Ano yung nasa right side? Mga shepherds, ano? Bumisita din sa Panginoon, ano? Sino mag-describe yung nasa gitna? Brother James. Si Brother James, alam niya yan.
Si Brother John siguro, mas alam niya. Jesus, tapos? Si Joseph, tapos sa kanyang nanay, si Mary, si Jos, si Jesus Christ. Okay, ang ganda ng picture, no? You have the shepherds at the right side, they visited Jesus Christ. You have the three wise men to the left, visiting the same Jesus Christ. But let me ask this question. Bago kita tanong, si sister ako pupunta. Sinong gusto mag-volunteer bago kita tanong yung tanong? Oh, sige, ito yung tanong. What is wrong in this picture? Walang yelo. Well, in a sense, nasa Middle East, so probably, okay? Yes, but... Ah, hindi talaga nag-i-snow, Brad. Kasi hindi naman December nangyari. Sige, Brad. Sinasabi po ng mga Katolik po na nag-winter po, pero hindi po. Oo, yun sinasabi nila. Pero sa picture na to, anong mali? May mga bilog pa na nakasarang sa ulo. May mga? Hindi masyado malino, Brad, eh. Anong mali? Yung three magay, uh-huh, na hindi sila dumalaw sa mismong araw. That's exactly what I'm... Itong pangyayari ito, this event did not happen. Hindi nangyari yan. Kasi malaki na si Jesus. Una, hindi nagpang-abot yung mga shepherds saka yung three wise men. Oo nga, sa sapsapan. Hindi inabutan ng three wise men yung baby Jesus Christ, newly born Jesus Christ. So actually, itong pangyayari ito, itong picture, it speaks of two different events. Na sadly, yung mga tao tinatawag nila ng bilin, pinagsama nila yung dalawang magkaibang pangyayari, hindi naman talaga sabay na nangyari. Hindi. Hindi nakita ng tatlong wise man, yung maliit, yung babing Jesus Christ, hindi nagpang-abot yung shepherds at yung three wise men. So clearly, dalawang magkaibang pangyayari yan. Amen. I-expound natin ang gusto yung dalawang magkaibang pangyayari na yan. Hindi nangyari yan. These two events did not happen. Yung unang event, yung shepherds dumalaw on the exact night na isinilang si Jesus Christ, makikita nyo yan sa Luke chapter 2. Okay? Tandaan nyo, Luke chapter 2. Yung pangyayari na yung three wise men dumalaw sa Panginoong Jesucristo, makikita nyo yan sa Matthew chapter 2. So Luke chapter 2, Matthew chapter 2. Ito ngayon, Luke 2 and Matthew 2 are 2 years apart. Amen. Amen. Dalawang taon ang pagitan ng Matthew 2 at Luke 2. Hindi nangyari yung event na nakita nyo na may shepherd, may three wise men, dumalaw sila na magkakasabay. Hindi nagpang-abot ang shepherds at saka ang wise men. Hindi nakita ng mga wise men yung bagong silang na Panginoong Jesucristo. So i-correct natin yan sa mga kabataan, sa mga anak natin. Yung nakikita natin sa bilin, hindi talaga nangyari yun. So, mamahabang panahon, niloko tayo ng ating makinagis ng pananampalataya. Hindi nangyari. Wala sa Biblia yun. Mamaya, expound natin kung bakit mapatunayan natin by the message, by the Bible, na hindi nangyari yun. Diba? Minsan, baka surprising pa sa atin, ano, na ganun pala, hindi pala nangyari yun. Akalain mo, all these years, pinaniwalaan natin, pero hindi pala totoo. Hindi pala nangyari yung pangyayari. Ngayon, isa-isayin natin. Pumunta muna tayo dun sa unang pangyayari, sa Luke chapter 2. Sa Luke chapter 2, kwento ito ng mga shepherds. So, titingnan natin yung Christmas story from two different angles. Una, sa anggulo ng mga shepherds. Ikalawa, sa anggulo ng three wise men. And hopefully, I will have the time to finish. Okay, doon tayo sa Luke chapter 2 muna. May apat akong tanong. Actually, nung pinabasa ko ito, pagkawin ako ng mga katanungan sa isip. Una, bakit shepherds ang unang dumalaw sa ating Panginoong Jesucristo? Bakit hindi politika? Politiko? Bakit hindi governor? Eh di sana mas magandang ipahayag yung salita ng Diyos kung governor. Ano yan? Madating ma-spread yung good news kung sana influential na tao. Bakit shepherds? Bakit siya stable? Sige, mamaya pa. Bakit siya stable? Why in stable? Why in a manger? Bakit siya pinapang sa manger? At bakit sa Bethlehem? Mga katanungan na sabi ko kanina may mga bagay na hindi sinadya sila Mary, sila Joseph.
Pero dahil kalooban ng Panginoon nangyari. Una, why it had to be shepherds? Sige ba? Dahil po ang Diyos ang shepherd natin. Basically. Ano tama yung mga kapatid? Siya yung ating shepherd. So, shepherds ang magandang representation. Mga kapatid, tingnan natin yung istorya. Ito yung side ng story ng mga shepherd. At tandaan nyo, dalawang side ang titingnan natin. Side ng shepherd, side ng, ano, side ng three wise men. Sa Luke 2, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock at night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around them, and they were sore afraid. So nagpakita na yung anghel ng Diyos sa kanila. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So ito pala pangyayari, nasa labas yung mga shepherds, nagpa-plak ng kanilang mga tupa. Then sabi nyo, may nagpakita kanil sa kalangitan. Sabi ng anghel, I bring you good tidings, magandang balita, itong iyahatid ko sa inyo. For unto you is born this day a child in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang pinili ng Diyos na una makasaksi ng kapanganakan ng Panginoong Kristo ay mga pastol, mga shepherd. Bakit? Bakit hindi yung mga influensya sana mas naging effective sana yung pagpapakalat ng good news kung sana yung mga mabataas na tao, mga politiko, mga governor, or mga pariseo, saduseo, pwede mas marami sana silang na ipakalat, madali sana na ipakalat yung balita. Alam mo bakit mga shepherd? Una, pinisisilang kordero ng Diyos eh. Ang kailangan natin dito yung mga tao na may malasakit sa kordero. Yung may concern sa kordero. So it should not be any other people but yung shepherd kasi yung papanganak is the Lamb of God who takes away the sins of the world. At isa pa, yung mga ito, they are the most humble people on earth. Amen. They are so humble, they understand sheep. Naiintindihan nila ang kordero, ang lamb. At sila yung may mabababang puso para tanggapin yung balita. Imagine niyo kung ang nakaunang nakapakinig ng balita na ito ay governor. Siguro magbisita nun si stable. Baong naman dito. Bato. Nakita nyo, wala silang interest. Itong mga shepherds ito, hindi na sila matitisod kung ang abutan nila doon, puro mga manure, mga dumi ng hayop, puro mga mababawang lugar. Last week lang nagpunta kami ng Banad na Park, yung company outing namin. Pagpasok mo pa lang, nangangamoy na yung amoy ng hayop, dumi ng hayop. So I can imagine yun yung surrounding, yun yung atmosphere doon sa panahon na yan. It has to be shepherd because someone na may mababang puso para tanggapin yung mababang pagparito ng Panginoon Jesus Cristo. Imagine kung someone na nakapag-aral, educated. Ito yung Messiah. Yan lang ang suot, yan lang ang, yan, nasa manger lang, nasa stable lang. Baho pa rito, hindi itong iniisip kong kapanganakan ng Messiah, ang Savior. So, kailangan ng isang mababang puso ng tao para tanggapin ang pagparito ng Panginoon. Walang ibang makakatanggap nun kundi yung mga humble na tao. Right. Dumating ang Panginoon sa isang napakababang kalagayan. Think about this. Yung unang nadampian ng kanyang ulo ay mga dayami. Yung may nalang ng langit at ng lupa, yung ating Panginoong Jesucristo, nung naparito sa lupa, wala man lang mainam na mahigaan. Napakababa. Dayami ang unang dumampi sa kanyang ulo at ang huli namang dumampi sa kanyang ulo nung mamamatay na siya, koronang dinik naman. Think about that. Yung Panginoon at hari ng lahat, nung naparito sa lupa, punong-puno ng kapakubabaan, dayami ang hinigaan, nung namatay, koronang tinik naman. Ganun kababa ang pagparito ng ating Panginoon, kaya kinakailangan mabababang mga tao din ang makakatanggap nito. Praise be to God, mabababang mga tao sa panahon nito ang tumanggap ng magandang balita. Kung ito'y siguro, ang makikinig siguro dito ay mga politicians, mga mataas sa tao, hindi sa papasok sa panlasan nila yon. Hindi swak sa panlasan nila na ganun kasimple. Yung Messiah, ganun ang pagparito, stable, manger, Bethlehem. Bakit hindi sa mga Jerusalem? Bakit kailangan sa Bethlehem?
Kaya, which makes me think, mga kapatid, kung ang Diyos kaya magpakumbaba, sino pa tayo para magmalaki sa harapan niya? Right. Wala tayo sa lugar para magmalaki sa harapan niya because yung kanyang bugtong anak, nung isugo niya sa lupa, pinakamababang kanalagayan ng inadinatan niya. Kaya, kailangan shepherds ang makakita nun. Sila yung may tunay na malasakit doon sa paparating. Sila yung hindi matitison sa sitwasyon, mga kapatid. So why it had to be shepherds? Because sila ang may malasakit sa Panginoon. Sila ang may tunay na mabakumbaba puso para tanggapin yung mensahe sa panahon na yun. Sa bawat panahon, yung mga mamababa lang ang puso ang tatanggap. Tandaan niyo, mga kapatid, no use ang magmalaki sa harapan ng Panginoon. So why was Jesus born in a stable? Why was he laid in a manger? Sagutin natin yung dalawang tanong. Bakit sa stable? Bakit sa manger? Una, ano pa kaibahan mo na ng stable sa manger? Ang stable, sabsaban. Ah, sorry. Ang stable, yung lugar. Yung kanina pinakita ko, may mga bahay-bahay na may mga hayop. Ang manger, pakipasearch nga sa Google ng manger. Yung definition ng manger, kung ano yung manger. Manger. Ah, sige. All muna tayo. Sige, diyan muna sige. Diba? Ang manger, ganito ang itsura. Para saan yan? Punta ka sa, nung sa All Brand. Sa All. Tingnan natin definition. A low open box or trough for horses or cattle to eat from. So yung mga hayop doon pala kumakain sa manger. Yung stable, yung lugar. Yung establishment, yung building. Sige, tingnan natin yung stable. Bad pa, search nga ng word na stable. Para ma-differentiate lang natin. Enter. Maraming meaning yan. Pero sige, tuloy natin. Pakibaba, Brad. More definitions. So, baba, more definitions. Pakiclick na lang yung Brad, yung more definition. O, sige, kahit yan na. Sige, Brad. O, sige, kahit yan na, Brad. Sige, baba. Ito. A building in which domestic animals are sheltered and fed. So yung mismong bahay, stable yun. Yung maliit na gano'n, yun ang manger. So huwag natin pagaluin ha, definition of terms tayo. Stable, yung building, establishment, yung bahay na malaki, saan nandun yung mga hayop, yung manger, yung lagayan ng pagkain. Okay, bakit sa stable? Why it has to be born in a stable? Bakit hindi sa mga lodges, sa mga inns, sa mga naglalaki ang mga building, bakit doon sa napakasimpleng sabsab, napakasimpleng lugar na yon? Una, bakit sa stable? Kasi siya ay kordero. Amen. Siya ay kordero, siya ay iaari na kordero, kaya fitting lang na sa ipapanganak siya sa isang lugar ng mga kordero. Amen. Nakikita niyo agad yung tipo, oo, tao siya, pero siya ay ang kordero ng Diyos. Amen. Bakit sa manger? Yung manger again, yung kinakainan. Sige, bad. Balik tayo sa PowerPoint. Sige ba, yung presentation. Ano na? Yan. Okay. Ito yung manger. Why it had to be a manger? A manger is dito na yung kainan, nilalapagan ng pagkain para sa hayop. Alam niyo kung bakit siya nilapag sa manger? Kasi isa na, isang pagkain para sa atin. Nakikita niyo simbolismo? Ang manger, lapagan ng pagkain ng mga tupa. Tayo yung mga tupa din naman. Mga followers niya. Kaya kailangan ilapag siya sa isang manger because sabi ng Panginoon, malibang kanin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyong mga sarili. Wala kayong buhay na walang hanggan. So maliwanag kasi ang ating pagkain. Kaya nakita nyo, nilapag siya sa manger para ipatunayan sa atin na malibang kainin natin siya, wala tayong buhay na walang hanggan. Bakit sa sabsaban? Because siya ay tupa. Bakit doon sa manger? Because pagkain natin siya. Nakikita nyo yung mga
tipot larawan. Yung Diyos, pinili niya yung napakababang lugar na yun para paglapagan ng ating Panginoon. Are we not happy na pinili niya itong napakasimpleng lugar, napakalit na lugar para paglapagan ng salita ng Diyos? Amen. Hindi pa kung sa'yo doon? He placed His food here. Yung salita ng Diyos, inilapag ng Diyos dito sa ating harapan. Gaano mang kasimple itong tahanan natin? He did not choose big establishment kagaya ng mga buildings, mga naglalakihan denominations. He placed His food in a simple house, in a manger, in a stable like this. At tayo nakaparito, hindi na para magkamusta, sabi nga kanina, kundi para magkainan ng salita ng Diyos. Para tayo nasa stable dito, nasa manger, at kumakain ng salita ng Diyos. Nilapagan tayo ng salita ng Diyos ng mga ng ating Panginoon. Tingnan yung dad there. Ito yung sign. And this shall be a sign unto you, ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes. Mamaya, babalik ako yung swaddling clothes. Pero lying in a manger, yun yung sign na unang-unang ispinakita sa mga shepherds. Ang makikita ninyong bata, balot sa swaddling cloth, lying in a manger. Praise be to God. So, susunod tanong, nakatatlo tayong tanong, why was Jesus born in Bethlehem? Alam niyo yung Bethlehem? Tingnan natin yung kwento. And suddenly there was with the angel. So mataas sabihin ng anghel na good tidings I bring unto you, sabi niya ng mga shepherds, sabi niya sa mga shepherds. Sabi nung anghel, for unto you this day a child is born in the city of David, a savior and your Lord, your Christ. Ngayon sabi niya, suddenly there was with the angel a multitude of the heaven hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, God with goodwill toward men. It came to pass as the angels were gone away from them into heaven, and shepherds said unto one another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord has made known unto us. Yung mga anghel nung mabalita sa kanila, tara na, punta na tayo sa Bethlehem, tingnan natin yung regalong ito. And they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. So bakit Bethlehem? Kanina, bakit stable? Bakit manger? Bakit shepherds? Ngayon, bakit Bethlehem? Kasi ang Bethlehem, anong ibig sabihin ng Bethlehem? House of God's bread. Siya yung tinapay ng Diyos na nanggaling sa langit, inilapag sa atin sa Bethlehem. So nagaganap lang yung promise. Sabi ko nga mga kapat kanina, maraming hindi sinadya sila Mary at saka si Joseph, pero naganap. Naganap na sa stable, naganap na sa manger, naganap sa Bethlehem, naganap na shepherds ang unang makita. All because may plano ang Diyos, mga kapatid. Amen. Napakababa ng kanyang pagparito, mga kapatid. Think about that. Maybe yun ang pinaka-key point ng Mary to is yung humility na ipinakita ng ating Diyos. At ano naging reaction ng mga shepherds pagkatapos? And when they had seen it, they made known abroad, saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. Mamaya babalikan ko itong point na ito. Tandaan nyo mga kapatid. Nung ibinalita sa mga shepherds, hindi sila nanahimik. Ang ginawa nila, pinagsabi nila, pinagkalat nila yung salita, yung na kanila tinanggap na balita. Isiniwalat nila na ipinanganak ng Panginoong Jesucristo. Pero mamaya makikita ninyo, bagamat nangyari ito, walang nakakaalam 2 years after na may ganun palang pangyayari. Pamaya, babalikan natin sa Matthew 2. So, papuntaan ko ito ngayon. Babalikan ko kanina. Sabi doon, and this shall be a sign unto you, you shall find the babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger. Kaya na sinishare ko kahapon, ano ba muna meaning ng word na swaddle? Yung swaddle lang. To wrap a baby tightly in cloth. So, yung sign na ibinigay ng anghel sa mga shepherds, pagpunta nyo sa Bethlehem, makakita kayo ng isang bata na nababalot na swaddling cloth sa manger. If you're going to think about it, walang special doon. Lahat ng bata nakabalot sa swaddling cloth. Kasi ang definition to wrap a baby tightly in cloth, ganito yung tsura niya. Lahat ng bata nakabalot sa ganyan. Pag nagpunta ka ng ospital, ganyan ang balot nilang lahat. Sabi nila, para daw ihanda yung bata sa outside world kasi masikip yung pinanggalingan niya sinapupunan. Paglabas niya, suddenly naging maluwag yung mundo, so kailangan ibalot siya for his sake na gumanda yung tubo ng kanyang mga limbs, mga arms, mga foot, para mahihanda siya sa mundo. So, yan ang swaddling, swaddle. Yung sabi ng ating propeta, hindi pangkaraniwan yung ginamit sa ating propeta na pambalot. Kanina, stable. As if hindi pa sapat na ipinanganak siya sa sabsaban, as if hindi pa sapat
na ipinanganak siya sa manger as if hindi pa sapat na shepherds ng mga mababang tao nakita. This one adds to his humility. Ang pinambalot sa kanya, hindi ordinary yung tela. Tingnan natin sabi ng ating propeta. It wasn't wrapped in fine linens, it was wrapped in swaddling cloth, which I am taught the very thing that Jesus was wrapped in Christ was the staff of the back of the yoke of an ox that was hanging in the stable. He was wrapped in swaddling cloth and where they put a rag around him to keep it from rubbing a blister on him when he was pulling. Ano ngayon yung swad pinambalot sa kanya? Nakikita niyo mga kapatid? Merong pamatok sa taas? Ano ngayon yung pinang-swaddle sa kanya? Tingnan itong figure na to. May makikita kayo dyan. Cloth between the yoke and skin. So para daw hindi magasgasan yung leeg. Babalik ako nito. Para hindi magasgas yung leeg tsaka nitong pirasong kahoy na ito, merong ipinangbabalot dito na tela. Nakita nyo? At yun ang pinangbalot sa ating maniligtas. Think about that. Hindi pa masapat na ipinanganak siya sa isang mababang sabsaban. Hindi pa masapat na ipinanganak siya sa isang manger. Ang ipinambalot sa kanya ay swaddling cloth na yan eh, sa yoke o an ox, yung tela na yon. Yung ating Panginoon, supposedly He owns everything in this world. Pero nga pa rito siya, wala man lang siyang damit. Yung damit na ipinambalot sa kanya, galing pa sa hayop, madumi, mabaho, makate. Think of that humility na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibigay niya ang kanyang anak. And take note, God's wrapped gift. Yung pinangbalot ng Diyos sa kanyang regalo ay swaddling cloth na ganito. The gift was wrapped. Pero pag praise be to God, yung mga shepherds na unang dumalo sa Panginoong si Kristo, nakabalot pa ng swaddling cloth, pero nakikita nila yung regalo ng Diyos sa kanila. Amen. E nakikita nyo, gaano man kabalot ang regalo, alam nila kung sino yung kaharap nila. Kaya naman, ang ginawa nila, they worship that baby. Amen. So it doesn't matter yung balot. Hindi mahalaga yung balot. Ang mahalaga yung binabalutan. Walang tao na nasa katinuan ng pag-iisip, babinigyan niyo ako ng regalo. Regalo, regalo. Ito na lang. Regalo. Binigyan niyo ako. Excited ako. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga balot, tinupi ko na maayos, itinabi ko, at ito yung tinapong ko. Yung regalo ang tinapong ko. Walang tao nasa katinuan ng pag-iisip, ang kukunin yung pambalot, itatapon yung regalo. This shepherd has the ability to look behind the wrapping. Amen. Most of the time, ang nag-unwrap ng regalo, yung binigyan ng regalo. Tama? Amen. Pero sa kaso na to, yung anghel pa lang, in-unwrap na sa harapan ng mga shepherd, sabi, unto you, today is born the Savior, the Lord, the Christ. So wala naman sino doon sa eksena, hindi pa man nila nararating yung regalo, in-unwrap na sa kanila ng Diyos. Ito ang dadatnan ninyo. Yung manunubos nating lahat, madadatnan ninyo sa ganong kalalagayan. Hallelujah. So ngayon, alam niyo na kung bakit kailangan shepherds. Yung mga shepherds, walang pakialam sa wrapping. Yung stable, yung manger, yung Bethlehem, yung swaddling cloth, lahat ng ito wrapping. Hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung nababawit na swaddling cloth. They have the ability, sana ganun din tayo makapag, sana we have the ability to see behind the wrapping. Itong PowerPoint presentation na to, ang ganda nito, no? Pwede niyo ngayon sa akin mamaya, ano? Pero wrapping lang to. Wrapping lang ang power presentation na to. Really? I don't mind kung hindi niyo magustuhan yung PowerPoint. Ang mahalaga, makuha ninyo yung regalong dalang ng PowerPoint na to. Yung kwarto na to. Yung fellowship natin. Kayo, mga kapatid. Lahat kayo yung mga balot lang. Ang mahalaga yung salita ng Diyos, ang mahalaga ang Panginoong Jesucristo na ibinigay sa atin para katubusan natin. Right. Si Brother Hilbert, he is just a wrapping. Really, he won't mind kung pagkatapos ng message na to, lalo mukusin niyo siya na parang isang gift wrapper at itatapon. We won't mind. Ang mahalaga, yung regalong dala niya, makukuha nating lahat. Amen. Kasama ako. Amen. God's wrapped gift
is unwrapped before us. Amen. Tinanggalan ng barot ng ating Panginoon, ipinahayag sa atin sa kabila ng sabsaban, sa kabila ng mabahong lugar na yun, sa kabila ng pinaswaddling cloth sa kanya. Yung mga shepherds, they were not offended by the odor, by the smell. They were not offended by the sight, maraming dumi dyan. They were not offended by that. Hindi sila interesado sa wrapping. They came there not for the wrapping of the gift, but for the gift itself. Amen. So whatever wrapping a gift comes, kailangan matanggap natin, mga kapatid. Ano kung yung preacher hindi nakapag-aral ng salita ng Diyos, pero kung nasa kanya naman ang Diyos, bakit hindi natin natanggapin? Amen. Ano kung maliit lang establishment ito, tandaan ninyo, yung pinagpanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, sagsagapag lang. So we should not feel down kung maliit man tayo, mga simpleng tao man tayo, because yung Panginoong Jesucristo nga'y pinanganak sa ganung kalalagayan. It's not about the wrapping. It's about the gift, mga kapatid. Kailangan makakita tayo nang makita natin yung regalo. Jesus was a fully wrapped gift, yet to the shepherds, the gift was unwrapped. Yung wrapping, pwede nyo itapon yan pagkatapos. Pero ang mahalaga yung regalo. Yung TV na to, ang gandang TV na to, no? Ilang inch ba to? Wrapping lang yan. Si Brother Gilbert, wrapping lang yan. Lamit yung wrapping lang siya. Itong pulpit na to, wrapping lang siya. Itong kwarto na to, wrapping lang siya. Huwag natin kunin yung wrapping. Ang kunin natin yung regalo. Pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo ng Luke chapter 2 na sa kabila ng manger, sa kabila ng stable, sa kabila ng Bethlehem, sa kabila ng shepherds, all of these are just wrapping. What matters is kung ano yung nakapatong dun. Yun ang katubusan. Amen. Sinamba siya ng mga shepherds. Kung hindi pa naman nandun yung Diyos, ba't nila nasambangin yun? May tama silang unawa, kaya mas mapapalad pa ito shepherds kaysa sa ibang mga mananampalataya na sabi, sa Jordan River lang dumating ang ating Diyos. They have the right revelation of who God is. Sinamba, hindi nila sinamba yun dahil sa baby. Sinamba nila yun dahil dun sa Diyos na nasa baby na yun. Hindi dapat tayo ma-offend o matisod sa wrapping. Minsan yung wrapping, masakit pa nga eh. Pag sinasaway tayo ng Panginoon, masakit pa yan, pero wrapping yan ang wrapping. Ang mahalaga yung salita ng Diyos na dumating sa ating panahon. So we are not bothered kung paano dumating ang salita. Hindi nyo na ba napansin, mga patid? Brother Branham is also a wrapping. Nung tapos na ang pagkagamit sa kanya ng Panginoon, pinauwi na siya, just like any other rapper, pinauwi na siya ng Panginoon sa isang Panginoong Diyos natin. Pero wala naman yung rapper, yun yung regalo na nanatili eh. Brother Branham came in a very simple manner. Rapper lang siya eh. Walang tao na ang pinagplanuhan, baka gusto ko yung regaluhan. Hindi ko pagpaplanuhan yung ano kaya pangrarapper ko dun sa ibibigay ko sa kanya. Ang pagpaplanuhan mo yung regalo. Hindi yung rapper. Yung rapper minsan, saka mo na lang maiisipin. Minsan nga, magbibigay ka, hindi pa nakarap eh. Nakikita niyo yung point? God's wrap gift. Yung wrapping, hindi masyadong importante. Yung wrapping, maganda lang yan. Pero mas mahalaga, makita natin yung pinabalot ng wrapping. Makita natin, kahit gaano pa kabalot yan, ang mahalaga, makita mo yung binabalutan ng wrapping, nung wrapping na yun, yung gift. Amen. Si Barabaram, he came with the poor grammar. Poor grammar, poor vocabulary, hindi nakapagtapos, pinapahiwatig lang sa atin ng Diyos na siya'y isang wrapping. Ang mahalaga, kunin natin yung salitang dala ng rapper na to, yung binabalot niya. When his job was done, pinauwi siya ng ating Panginoon. So, it does not mean na wala na yung rapper, wala na rin yung gift. Tama ba, Ted? In fact, lalong na-highlight yung gift pag wala na yung rapper. Amen. Na ano yun? Pag may regalo kayo, hindi niyo pa nanatilihin nakarap yan eh. At one point, bubuksan nyo. Kasi gusto nyo makita eh. Except na lang siguro kung yung gift na binigay sa nyo, naalala ko dati, kaibigan ko niregaluhan ng badminton racket.
Rakyeta ng badminton, binalot pa nung nagregalo eh. Pero obvious na obvious yung itsura, ganun. Tapos may hawakan. Obvious na rakyeta eh. Pero hindi ganun. Ang rubbing na ito, maraming hindi makakita kasi balot na balot eh. Yung sa libutan, hindi nakita kung ano yung binabalutan dahil ang nakita nila yung balot. Doon sila interesado sa balot. Yung malalaking building, ano yun? Balot. Mas pinagandaan nila yung balot kaysa nung sa regalo. Yung sanlibutan na to, mas gusto nila yung balot. Ano yung pagse-celebrate ng Christmas na ito? Yung pagano pagdiriwang na to, balot lang lahat na ito eh. Ang mas mahalaga, makuha mo yung regalo ng Diyos sa atin. The revealed word is our gift, receive it. That's right. Sana huwag kayo matisod mga pag sinabi ko na yung librong ito ay balot. Because lahat ng tao humahawak nito. Yung titik, sabi ang titik daw pumapatay. Pero yung Espiritu ang siya nagbibigay buhay. Yung revelation na nasa salita ng Diyos, yun ang dapat natin kuhanin. Lahat ng tao may hawak na salita ng Diyos. The wrapping, walang tao na ang itinago yung wrapping, tinapon yung regalo. Nakikita nyo ba sa YouTube? Sa YouTube meron yan, yung mga unboxing, di ba? Yung kapag may nagbigay na regalo, naalala ko yung nakita ko na, cellphone. Unboxing daw, unboxing sa tuwan-tuwa kasi papakita yung video na binabox, ina-unbox niyo yung mga yung regalo. So yung unboxing, God has unboxed yung gift na ibinigay sa atin. Everyone else can see the wrapping, pero mapalad kayo kung ang nakikita niyo hindi lang yung wrapping, kundi yung regalo ng Diyos sa atin lahat. That's what Christmas is all about. It's about God's gift to mankind. It's God's wrap, gift, unwrap to His people. Right. Hindi ba kayo masaya doon? Kayo na nga binigyan ng regalo, inunwrap pa para sa inyo. Aba, todo-todong servisyo niyo ng Panginoon. Kayo na yung binigyan ng regalo, binaklas pa yung balot para sa ating lahat. See, nakikita ninyo, nung naparito si Jesucristo, balot na balot siya. Pero praise be to God sa mga shepherds na yun, walang balot. Lahat nakikita nila, mapalad ang mga tao who can see beyond the veil. That's right. Praise is God, mga kapatid. So yun yung side ng story ng mga shepherds. Punta tayo sa side ng story ng mga three wise men. Sila yung three wise men. Sabi again, hindi nagpang-abot sa stable, sa manger, yung three wise men at yung shepherds. Hindi sila nagpang-abot. Malaki na yung inabutan ng ating tatlong wise men. Now I know our Christian traditions, it's just like our churches. It has gone, it has things topsy-turvy. You go up here and you see wise man coming to worship a baby. There's not such a thing in the scripture. 2 years later, they got there. Coming down through the plains and across the Tigris River, they never come to worship an infant. But a young child, 2 years old. Ilang taon na siya, no? Si Brother George? 21 months. So turning 24. So more or less ganun ang edad ni Jesus kasi ang inabutan niya. Si Brother Kyle, ilang taon? Mag-2 years na po siya sa January 4. So nakikita nyo, ganun na inabutan ng three wise men si Jesus Christ. Hindi yung, yung mga ganun na baby. Ang inabutan niya, ganun na naglalakad, naglalaro. Kasama ng ating Panginoon. Ngayon, ipapatunayan natin yan by the scriptures. Hindi tayo basta titigil dito. Tingnan natin to. Verse 1 to 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Nakita nila sa India. Sabi naman natin propeta, India. Pinangalan natin propeta kung saan yung bansa na yan. Sa east. Nakita nila sa kanan. Habang nag-observe yata sila sa sangkalangitan. Sabi ang first Bible daw ay nasa sangkalangitan. So they were observing yung sangkalangitan, nakikita sila a strange object, a star. So they followed that star all the way from India to this place, Jerusalem. Anong sabi nila? For we have seen his star in the east. Anong motive nila? And we are come to worship him. Ang layunin ng wise men na to, to travel all the way from India to Jerusalem, to Bethlehem, was to worship Him. Sabi ko nga nung last time na nandito ako, ito 2 years silang naglakbay.
nakakahiya naman yata dito sa Three Wise Men na to, kung sa taas lang ako nakatira, manghihinayang pa ako pumunta rito para magsimba. Di ba parang nakakahiya naman sa Diyos una sa lahat, nakakahiya sa wise men na sila, nanggaling sila sa malayo. Sabi nga si Brother Clive, ayan lang, 2 minutes lang yan, 2 seconds lang yan, para makatawid. At yung mga kapatira natin, hindi man nakatira dito, nakapajero naman. Naka-GMC naman. So, anong reason natin para hindi dumalo? Itong three wise men na to, they came all the way from the east to come to worship Jesus Christ. You all come from your own house para mag-worship din. Parehas tayo ng sitwasyon. Mas maganda pa nga yung sitwasyon natin, mga kapatid. At we build yung God sa kanila. They came to worship this baby, this young child. Kaya nga sabi, eto, tuloy natin. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. So, nung mabalitaan nung hari, yung mga bagay na to, nagulumihanan siya. Sabi niya, and when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded them where Christ should be born. So, inipon niya lahat ng kanyang mga priests. At tinanong niya, saan ba pwedeng isilang itong Panginoong Jesucristo na ito? Sinasabi nitong three wise men na ito. And they said unto them, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, and though Bethlehem in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out there shall come a governor that rule thy people. Ngayon, ito muna tayo dyan. Here is a surprising fact. Kanina pinatandaan ko sa inyo, yung mga shepherds, nung makita nila yung bata, ipinagsabi nila, ipinagkalat nila eh. Hindi sila nanayimik. They went abroad, sabi kanina, sa Luke chapter 2. Pero here yung mga tao, walang alam. How come walang alam yung mga tao, samantalang ipinamalita ng mga shepherds? Alam nyo, nakikita ko dito? Alam nyo yung kaunawan na dumating sa akin dito? Oo, narinig nilang lahat. But they were not interested. Iba yung narinig mo, saka narinig mo at tinanggap mo. Amen. Maaaring narinig mo at na-amaze ka, wow, may bata pa na naging anak na ganun. Na-amaze ka siguro. Pero hanggang pagkamangha na lang ba? Oo nga. Hindi ba tumanim sa puso mo yung nakita mo? Yung ibinalita sa'yo? Hindi tayo pwedeng baguhin ng pagkamangha. Kaya nga may first pool, second pool. Pwede tayong mamangha sa gawa ng Diyos. Pero maliban ang salita na Diyos ang mapasa atin, walang epekto ang pagkamangha. Yun ang nangyari sa mga taong ito. Ibinalita ng mga shepherd sa kanila, 2 years ago, pinamalita na may sinilang na Panginoong Jesucristo na bata ang anunubos, pero wala silang interest doon. Ngayon sila nag-aalugod, ngayon may mga bisita galing sa East na nagtatanong, asan ang Panginoong Jesucristo na pinunta namin para mag-worship? They heard the news, but they were not interested. Maraming balita, kahit sa Facebook, maraming balita kayong marinig na nakakagalak, nakaka-amaze, mag-wonder kayo, pero it won't change you. It won't have an impact on your spirit, on your soul. Itong mga tao na to, they were so very busy sa kanilang poor araw na pamumuhay. Kahit dumating yung balitang yun, wala silang pakialam. Na-amaze lang sila. Ngayon itong three wise men na ito, they did not find their answers sa Jerusalem. Tinatanong nila, saan makikita? Yung mga tao doon walang alam. Kung hindi pa may nagtanong, di pa sila magkahalugog sa scriptures tungkol sa... Nakita nyo? Yung baby, 2 years old na, pero sila wala pang kamalay-malay. 2 years nang nakalipas, lumalaki na yung bata, pero ito sila, nagkahalugog pa rin na scriptures, birth pa rin ang pinag-uusapan, delayed na sila. Huli na sila sa balita. Take note ha, Jerusalem ito. Sentro ng pananampalataya ng Israel. Yung sentro ng pananampalataya, walang unawa sa nangyayari. Hindi nagpahayag ng Diyos sa sentro na ito. Nagpahayag ng Diyos saan? Sa sabsaban. Nagpahayag ng Diyos sa manger. Nagpahayag ng Diyos sa Bethlehem. Sa Jerusalem, sentro sana ng pananampalataya. And maybe these three wise men, they went there para mag-usisa, magtanong. Siguro sa isip nila, siguro dito ang tamang lugar. Kasi sentro ito ng pananampalataya, nandito yung mga high priest. Andito yung templo, siguro makakasagot sila sa tanong natin. Pagpunta nila doon, yung star na sinusundan nila, nawala.
ang star, hindi nagpapakita sa mga naglalaki at denominations. Walang star doon. Yung star na sinundan natin, nagpakita nung lumabas tayo sa Jerusalem. Lumabas tayo sa mga pananampalataya natin. Doon natin nakita ang liwanag ng bituin na ito, ng tala na ito. Yung bituin hindi nagpakita sa headquarters. And all of them were disappointed. And even yung three wise men, nagtanong na lang sila dahil nawala nung pumasok sila sa Jerusalem, nawala yung sinusundan nilang star. Hindi nagpakita yung star sa Jerusalem. At ngayon, tingnan natin. Sabi, then Herod, when he had privately called the wise men, tingnan nito ha, nakahanak a bold highlight, inquired of them diligently the time the star appeared. So tinanong, kailan ba doon, kailan ba lumitaw yung star na yan? Hindi sinabi ng Biblia sumagot yung mga wise men, pero I believe they said 2 years ago. Kasi ang naging reaction ng hari, patayin lahat ng 2 years and below. Yun ang reaction niya eh. Kung kapapanganak lang ni sa Kristo, gaya ng sinasabi na sa libutan na nagpang-abot sa manger yung Jesus Christ, si Jesus Christ na baby, tsaka yung three wise men, sana ang pinapatay lang ng wise men ay lang ng ni Haring Herodes yung mga sanggol na bagong panganak. Pero here ang pinapapatay niya 2 years and below. Tango niyo mga kapatid. 2 years and below pinapapatay niya kasi nagtanong si itong hari, kailan niyo ba nakita yung star? Yung star na yun nagpakita sa kanila started to show unto them 2 years ago. Nakita niyo mga kapatid si Haring Herodes? Isa lang naman ang hinahanap niya eh. Isang bata lang, pero kailangan niya papatay lahat. Pinapatay niya lahat, hindi niya pa nadumbok yung nag-iisang gusto niya ipapatay. Pero yung shepherds, hindi na kailangan maghanap pa dahil sinabi mismo sa kanila, ito yung regalo para sa inyo. Yung regalo ng Diyos in-unwrap. Itong Herodes na ito, sinubok niya na lahat para patayin lahat ng bata in the hope na mapapatay yung nag-iisang gusto niya ng target. Pero yung nag-iisang gusto niya ng target, yung pinamiss niya. Nakita niyo mga kapatid, kung paano pinagtisanan siya ng Diyos. Ito yung alachamba. You are trying to see where Jesus Christ is, pero hindi mo ma-pick up, hindi mo siya matumbok. Exactly what denominations are doing. Yung mga denominations na alachamba, inaharap nila si Jesucristo, ang daming pinupuntahan, pero hindi nila makita. Parang si Herodes, ang daming pinuntahan, ang daming pinapatay, pero yung nag-iisang dapat niya sanang patayin, yun pa yung nag-iisang nakaligtas. At yung mga chief priests niya, alam yung scriptures, napasin niyo yun? Nung sinabi na, saan ba nasusulat sa Biblia? Ay, ito po yan, basa. Binasa agad nila. Ibig sabihin, may kaalaman sila sa scriptures. Knowing the scriptures alone is not a guarantee. Kailangan buhay sa puso mo yung mensahe. Narinig nila yung balita 2 years ago, pero anong ginawa nila sa balita? Sana mga kapatid, nawa mga kapatid, yung balita tinatanggap natin, huwag mabaliwala. Nawa yung balita na tinanggap natin ay tumanim sa puso natin. At magbuma ito sa mga buhay natin. You have to set your heart right into the Word of God. Amen. The baby is now 2 years old, pero ito sila naghahalughog pa rin. Nagsisimula pa lang sila maghanap dun sa baby. Ngayon, lumabas sila ng Jerusalem. Nagpakita na naman yung star. When they heard the king, they departed, and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood where the baby was. Baby ba nakasulat dyan? Yan ang isang malinaw na patunay na hindi baby ang inabutan nila. It was a young child. Tuloy natin. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they came into the stable, nasa bahay na siya. They saw the baby, young child, di ba? With Mary's mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. So ngayon, mga kapatid, paglabas na paglabas nila dun sa headquarters, nagpakita na uli yung stars. Yung star. Yung star, hindi nagpapakita sa headquarters. Hindi nagpapakita sa naglalakihang denominations. Amen. Yung star na nag-guide sa kanila, denied sila, papunta sa bahay. Sa bahay na, hindi sa stable. The star did not show to the religious authorities in Jerusalem.
The denominations in our time did not see this far. That's right. Hallelujah. Our largest denominations in this time did not recognize His coming. Take note mga kapatid, yung star ang nag-guide sa kanila papunta sa bata. Yung star, hindi siya yung bata, hindi siya yung star. Yung star ang gumabay sa kanya para makita yung bata, pero yung bata, doon sila nag-worship. Hindi nila win-worship yung star. Nakuha niyo yung point na yun? Maraming tao ngayon ang win-worship yung star. So makikita niyo kapatid yung mga proofs kung paano natin masasabing dalawang taon na nakalipas. Una yung reaction ni Herodes na ipapatay ang 2 years and below would clearly indicate na 2 years old na yung bata. Second, ang pinuntahan nila hindi stable. House. At ang nakita nila hindi baby. Young child. So maliwanag na maliwanag sa inyo na ang punto na to. Mga kapatid, the manger scene is now a history. Ano sinasabi ko mga kapatid? Hindi ko sinasabi na maling Diyos yung nasa sabsabang. Tamang Diyos yun. Pero yung Diyos na yun, umusad na. Yung Panginoon sa Kristo, lumalaki na, lumalago na. Just imagine, ang layo ng nilakbay nila from India to Jerusalem to Bethlehem. What if sa layo ng nilakbay nila, sa stable sila napunta? Ano ang aabutan nila? Puro mga dumi na lang ng tao. Ano mga hayop? Puro mga dayami na lang. Mabaho lugar na lang. You see? Anong sinasabi ko rito? Sinasabi ko rito, mga kapatid, ang sinasabi ko rito, hindi maling Diyos yung nasa sabsaban, pero yung nasa sabsaban gumulang na. Yung nasa sabsaban lumago na. Yung nasa sabsaban nag-mature na. Merong present day Jesus. Doon sila nagpunta sa present day Jesus. Kailangan masundan natin yung paglago ng salita. Hindi tayo dapat mapako sa stable. Kung lumago yung salita, umangat yung salita, dapat makasunod tayong lahat. That's right. Hindi tayo mananatili doon sa sabsaban. Hindi ko sinasabing maling Diyos yun. Yung nasa sabsaban ay tamang Diyos. Take note mga kapatid, tamang Diyos yun. Ang problema, wala na dyan, lumago na yun. Naglalakad na parang sila Kyle. Malaki na yung bata. Just imagine, ang layo na nilakbay nila, kung doon pa ba naman sila pupunta sa sabsaban, false worship. Imagine yung kung doon nila pagsasabsaban yung kanilang ginto, mere frankincense. Sayang ang effort, di ba? That's right. Ang layo na nilakbay nila, pero ganun lang. Ang layo na rin ang nilakbay natin, mga kapatid. Sana sa pag-alago ng salita, makasabay tayong lahat. Sa paglago ng paglaki ng salita, ng baby na yon. Take note, yung ipinako sa cross, hindi baby na nakabalot sa swaddling cloth. Right. Yung pinako sa cross ay isang grown up mature man. Ang sinasabi ko in the physical, lumago, lumaki si Jesus Christ. In the spiritual, yung salita ng Diyos ipinapayag sa atin, lumanago, tumataas, makasunod tayo lahat. Hindi tayo babalik sa sabsaban kung wala na doon yung Panginoong Jesucristo. That manger scene is now history. Ang makikita na lang nila doon, dumi ng hayop. It will be inappropriate worship kung doon nila nilapag yung regalo nila. Kapag may mataas na unawa, dapat makasunod tayo. Do not remain stuck in the manger. The truth is, all their works, their hard work would be in vain kung doon sila naglapag ng kanilang regalo. Pero praise be to God, may star eh. Ginabayan sila ng star sa present day Jesus. Hindi sila ginabayan ng star sa manger. Hindi sila ginabayan ng bituin pabalik sa kung saan wala na si Jesucristo. Si Herod, walang star na nag-guide sa kanya. Kaya ang dami niya pinapatay pero hindi niya natumpok yung tamang Jesucristo. Pero doon 3 wise man na to, meron silang star na sinusundan. Kaya magpasalamat kayo kung may star kayo sinusundan mga kapatid. Ganong star kaya dadaling tayo sa hindi sa sabsaban, kundi sa present day Jesus. Sa mataas, marlabor na pagkaunawa ng salita ng Diyos. Itong elected tree. They were able to go to the proper place of worship. Proper place of worship, ina-emphasize ko, yung sabsaban, hindi maling Jesucristo ang sinilang doon. Si Jesucristo din yun. Pero lumago, lumaki yung Jesucristo na yun. Kailangan makasunod tayo sa paglago, paglaki ng salita ng Diyos. Nakuha niyo mga patid? Praise God.
Yung star na yun, sinigurado ng star that these three wise men will be able to give their gifts to this young child. Hindi sila nang hinayang gusin nila pag nila sa harapan ng ating Panginoon. At ganoon din tayo mga kapatid, huwag natin panghinayangan yung ilalapag natin sa harapan ng ating Panginoon. Maybe that's time. Maybe time yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Tagal naman ng oras ng mag-preach itong brother na to. Gutom na ako eh. Huwag niyong panghinayangan yung gutom, yung panahon yung nalito ngayon sa church. Walang malayan sa sakripisyo. Jesus Christ, dayami ang hinigaan. Kuronang tinik ang ipinato sa kanya bago siya namatay. Tayo, oras lang. Tagal naman, 11:30 na eh. Gusto ko nang kumain eh. Kunti nung inalmusal ko kanina eh. Huwag nating panghinayangan. Ano ba? Pera! Hindi nga tayo pinag-iikapo eh. Pinanghinayang pa ba natin? Ano, pagkain ko na sana to, bakit ko pa ihuhulog dito sa kahon na to? Pinanghinayangan pa natin yun, mga kapatid? Biyaya lang ng Diyos sa atin, sobra-sobra, taas tayo, pinanghinayangan natin yun? Amen. Praise God. Every month, nagluluto tayo para sa church sa mga kapatiran. Pinanghinayangan pa natin yun? Sayang naman, 3 real, minsan 100 real. Sayang naman, eh, pagkain na sana ng anak ko to eh. Bibigay ko pa dito sa pagpapaluto sa mga kapatiran. Panghinayang pa tayo doon. Nabibless nga ako doon sa every week, nagpapakutsinta. Ako na, hindi required yun. Hindi required yun. Pero binibigay nila sa Diyos, hindi nang ihinayang na ibigay para sa kapatiran, para sa Diyos yung kanilang bagay. Huwag niyang panghinayangan yun. Maybe talent. May talent kayo so for whatever. Huwag niyang panghinayang ibigay sa Panginoon. Siguro kung may talent kayo sa musical instruments, maaaring mas mahusay pa kayo kay Brother Hilbert, kay Brother Alvin. Bakit yung pinababayaan si Brother Hilbert, Brother Alvin na magkalat? Kung may talent naman pala kayo. Huwag niyang panghinayangan. These three wise men, they came all the way from that place in the east to visit Jesus Christ and offer their gifts. Hindi sila nang hinayang gold, frankincense, myrrh. Hindi sila nang hinayang sa pwede nilang ibigay sa ating Panginoon. Nawa, huwag din tayo manghinayang. Kulang pa nga yan eh. Amen. Hallelujah. Yung Diyos na minsan yung nagkulang sa atin. That's right. Titipirin pa ba natin siya? Maraming hindi tayo maisuko sa mga sarili natin. Kasama ko. Titipirin ko pa ba yung Diyos para ibigay ko yung 100% ng aking buhay para sa Kanya? Think about that. Hindi ko yung kilala mga kapatid. Hindi ko alam kung anong pwede niyo pang maibigay sa Panginoon. Pero kung may pwede pa kayo ibigay sa Panginoon, huwag na natin panghinayangan. Yes, God. These three wise men, they gave everything that they have for this. Mahirap magbuhat ng ginto for 2 years. Kahit sabihin nakasakay ka pa ng kamelyo. Mahirap yan. Maglalakbay ka, eh we don't know what, anong inarap nila, maaaring bumagyo, nagka-sandstorm, lumindol, dumaan sila ng mga ilog, mga bundok, we don't know anong dinaras nila. Pero all for the sake of worshiping Jesus Christ. Huwag nating panghinayangan ibigay yung buhay natin. Yung buhay natin, very precious sa harapan ng Panginoon. If we can give our best service to Him, mamarapatin ng Diyos, magagalak ng Diyos sa ating lahat. Marami tayong pwedeng ibigay sa Kanya. Pera, buhay, efforts. Huwag nating itakda kung ano lang yung pwede nating ibigay. Huwag nating limitahan ng Diyos sa pwede nating ibigay. Maraming I don't know. Ano pa pwede maibigay ng bawat isa sa atin? It may be our talents, it may be our money, it may be our efforts, it may be our lives. Lahat ng aspeto ng ating buhay, pwede nating maibigay sa Kanya. Huwag tayong manghinayang sa regalo na maaari nating maibigay sa Kanya. Yung mga nasa labas, mas hindi pa nanghinayang sa atin. Kung isipin nyo, sabsaban sila tumuloy, itong mga nasa labas, naiwan na sila. 2 years na lumipas, sabsaban pa rin sila pumunta. Wala na yung Jesucristo doon. Pero at least nila pag niliregalo doon. Nakakuha nyo? Yung point ko? Amen. Maling lugar, maling venue, pero tama yung regalo nila.
ano pa kaya sa atin na tamang lugar, tamang venue, tamang regalo? Amen. Praise God. They came all the way from the east to that place just to worship Jesus Christ and offer their gifts. Kaya ba natin gawin yun? Mga kapatid? Amen. Praise God. Sabi ng ating propeta, gold in the Bible, how fitting it fits to Christ because gold speaks of deity. Amen. Gold is deity and we'll get to it just in a moment. Frankincense speaks of service and myrrh is death. God, deity in service to die. Kapapanganak pa lang ng Panginoong sa Kristo pero ang revelation nito mga tao hanggang kamatayan na. Parang masagwa, no? Kapapanganak pa lang ng tao, kamatayan na agad in-expect mo. Pero yun ang ibig sabihin. Ano yung sabihin ng gold? Deity. Ang sabi na ibig sabihin ng frankincense? Service. In service. Ang sabi ng myrrh? To die. Deity in service to die. In that baby was the deity. His role was to serve the people, to give his life, to die for us. Kumbaga sinamarize ng three wise men na yun yung buhay ni Jesucristo through their gifts. Sinamarize nila. Kasi silang pa lang ng bata, alam na nila kung ano gagawin ng batang yun. He will be, his deity, in, there's deity inside, in Diyos na sa batang yun. Maglilingkod yung batang yun at mamamatay para sa ating lahat. Yung servisyo ng ating Panginoon sa atin, napakatindi ano. If you believe you have found Christ, nakita nyo mga bang Panginoon sa Kristo? Kagaya ng three wise men? Your gift is an appropriate gift to an appropriate God. You don't have to worry na mawawalan ng saysay lahat ng efforts natin. Kapatid, hindi ko pinanginayangan yung panahon na napuwit ako kahapon para gawin itong presentation. Hindi ko pinanginayangan na, alam nyo kapatid, nagsumay ko pang matulog mga 1 or going 2 o'clock, pero hindi pa rin ako makatulog. Na pag pumipikit ako, napapanaginipan ko itong mga bagay na ito. Masakit sa ulo, nakasakit sa ulo, pero ngayon, ni-realize, hindi ko pinanginayangan na napuyat ako. At tayo mga kapatid, hindi dyan na panginayangan na nandyan tayo nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos. Do not regret things that you will be giving, you have given to our Lord Jesus Christ. Yung lahat ng panahon natin dito, wala pa ito eh. Totoo lang mga kapatid, give your life to Him. Your life to Him. Huwag tayong magre-regret, manginayang na ibigay. Huwag nating maliit ang maliitin. Kasi alam nyo, minamaliit natin ang ating Diyos by the gifts we gave. Kakarampot lang na gift ibibigay mo sa napakadakilang Diyos. Huwag nating maliitin yung Diyos. He deserves more from us. He deserves more from us. Yung kaya nating ibigay, kulang pa yan. He deserves more from us. Mapalad tayo dahil ginabayan tayo ng star sa panahon natin. At hindi tayo iniligaw nung star na yon. Hindi tayo sasabsaban, dinako nung star na yon. Dinako tayo sa bahay kung saan nandun yung present day Jesus. Yung Jesus na lumago na, yung Jesus na nag-mature na, yung Jesus na nag-grow up na. Mga kapatid, I want to share this, something na dumating sa akin mga kapatid, na pinag-aaralan ko to. Sa Luke chapter 2, may mga shepherds na dumayo. Ano yung nag-guide sa mga shepherds? Angel. Pero wala kayong mababasang star doon. Hindi nagpakita yung star sa shepherd, pero nakita nila angel. Sa Matthew chapter 2, anong nakita nila? Star. Pero wala doon yung angel. So ano ba talaga? Star or angel? Sabi na natin, Roberta. Alam niyo mga patid, ano ko na lang to, i-summarize ko na lang itong quote na to. Nung bata-bata ako, nakapagbasa ako ng article, nagsasabi na yung nangyari daw sa Bethlehem nung panahon na yun, nag-align daw lahat ng limang planeta. Yun yung sinasabi ni Brother Brown dito eh. May mga nag-align daw ng mga heavenly bodies, kaya sobrang liwanag. Pero sinasabi ni Brother Brown, yung nangyari na yun is not a natural thing. Sabi niya dyan, meron daw siya nakausap na astronomer. Sabi ng astronomer, it was a natural thing that happens every 800 years. Sabi, this astronomer, yung nakadilaw, this astronomer tonight was trying to tell that it actually was a natural thing. It don't.
I believe it was a supernatural thing. God did it. So hindi isang pangkaraniwang bagay ang nakita ng mga magi, hindi yun star. Ngayon sabi ng ating propeta, now, when the angel of the Lord came down in the form of a star. Ano dyan sabi ko? Yung nakita ng magi at yung nakita ng mga shepherds, iisa lang yun. Yung angel of the Lord daw came down in the form of a star. So whatever it is, yun ang sinundan ng tatlong wise men, yun ang sinundan ng shepherd. Yun ang gumabay sa kanila. Ngayon, kaya ko ito sinasabi is that yung star na yun, yun ang gumabay sa wise men, yun din ang gumabay sa shepherds. Sa panahon natin, nasa kadiliman din tayo. We can be that star that will lead everyone back to where Christ is. Sa isang magulong sanlibutan, maaaring tayo yung bituin na hinahanap nila. Pabalik sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating itanggi yung pagkakataon na tayo yung maging bituin na yun. Yung bituin na yun, yun ang gumabay sa three wise men, yung angel din na yun, yung bituin na yun, yun ang gumabay sa mga shepherds. And also in the same manner, we can be that angel, we can be that star who will guide everyone back to where Christ is. Ano nyo yung mga patid? Huwag nating panghinayangan yun. At siguro hindi kayo matitisod kung babatiin ko kayo ng Merry Christmas everyone. May the true spirit, true meaning, real meaning of Christmas be with us all. May us, my sisters. I still don't prefer na magbatian ng Pasko, pero given the situation, we know what Christmas is all about. Our prophet greeted Christmas to everyone. So kaya gusto kong iwanan kayo mga patid na nawa ang tunay na yung sabihin, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay mapasa ating lahat. Let's be that light. Tayo yung magliliwanag na makikita ng mundong ito. Wala silang bituin susundan. Tayo yung susundan nila. Pag nating panghinayangan, ibigay ang ating buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung regalong nasaksihan ng ating mga shepherds nakabalot sa swaddling cloth. But we, mga pinili ng Diyos, papalad tayo, nakakita tayo beyond the wrapping and the gift. Kung dumating man siyang nababalot sa harapan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon makita kung ano yung nababalot ng regalo na yon. Huwag tayong mag-stick sa balot. Itong preacher na nasa harapan nyo, isa lang siyang balot. Wala siyang saysay. Ang mahalaga, makita natin yung binabalutan ng regalo. Amen. Ang Pasko ay hindi about the wrapping. It's about the gift. Yung mga bagay like Noche Buena, Kris Kringle, exchange gift, Christmas sale, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Jingle Bells, lahat ng ito, these are all wrapping na pinili ng sanlibutan na tingnan. You can be that light in this dark air, dark season. Pwede ba yan? Magliwanag tayo mga kapatid. You can be that light sa madilim na sanlibutan na ito. We can be that light, we can be that star that will guide them back to where Christ is. Praise God, let's all bow down. O Lord God, dakilang Ama, Panginoon namin, Diyos na makapagyan sa lahat. Lord God, salamat. Lord God, huwag namin panghinayangan nawa na maibigay ang buhay namin sa iyo. Lord God, kulang pa ito kung tutusin, Ama. Sa buhay ng ating Panginoon, aming Panginoong Jesucristo. Nung pinanganak siya rito, napakasimple. Nababalot siya sa swaddling cloth na yari sa pinangtela sa mga yoke ng oxen. Siya ay nilapag mo sa manger, nakahiga sa dayami. Si Lord God ay nasa isang sabsaban na puno ng dumi ng hayop. Mabahong lugar, mababa, pero may mga tumanggap sa kanyang shepherd. At sa panahon namin ngayon, Lord, nagpapasalamat kami dahil mayroong mga mabababang mga tao na tumanggap sa mensahe mo, gaano man ito kabalot na balot. Pero sa harapan namin, Panginoon Diyos, in-unbox mo, in-unwrap mo ang mga regalo na ito sa aming harapan, O Diyos. O Lord God, may sa season na to, we know that it is pagan. We know that we should not be celebrating this.
Pero let our light so shine in this season, Panginoong Diyos. Makita nila na, oo, may maling Pasko, nawa Lord God, makita nila na yung real Christmas, yung real meaning ng season na pinanganak ng iyong buktong na anak, makita sa amin lahat, Panginoong Diyos. We will not be celebrating Christmas, sabi nga ng kanina, it's a day of worship, Lord God. Help us, Lord God, to worship you every day of our life. Huwag namin pang inayangan, maibigay sa iyong harapan ang mga regalo namin, Lord God. It may be money, it may be time, it may be our efforts, it may be our talents, but most of all, it will be our life, Panginoong Diyos, na may handog namin sa harapan mo. Huwag kaming manginayang sa kaya namin ibigay. Kung tutusin, wala pa ito, Lord God, sa kaya binigay mo sa amin, Ama. Nang ibinigay mo ang iyong bugtong nanak na balot, oh Lord God, hindi namin kaya suklian yon, pero sa aming munting makakayanan, pabayaan mo, Panginoon Diyos, na maibalik namin, Lord God. Huwag naming panghinayangan na pwede namin ilapag sa harapan mo, Panginoon Diyos. Ang buhay namin ito, maibigay namin ng 100%. Walang bayad doon sa mapagsumikap na huwag bawat isa sa amin na makatugon sa tawag ng uling panahon, Ama. Madali man sa libutan na ito, pero sa amin ng propeta, the darker, the better. Hayaan mo ang aming buhay magliwanag sa mundong ito. Itulot mo, Panginoon Diyos, na kami ang bituin ng tala na susundan ng mga naguguluhan sa mundong ito, Ama. O Lord God, we praise you, Lord. Salamat sa araw nito. We praise you, Lord. We glorify the Holy Name. Ito po sa panalangin namin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.